church. Gusto po na binabati po namin kayo ng maligayang araw ng Sabado at kayo po ay wini-welcome namin dito. No, lahat po ng aming mga bisita, sino man po yung ating mga bisita, kayo po ay welcome na welcome sa Angono Church. At before we start po, gusto ko po sana na muli kamayan natin ang ating mga katabi ng Happy Sabbath. Kung sila po ay mga bisita, batiin po natin sila ng mainit na Happy Happy Sabbath. Sino po? Yan, okay. So, pakita nyo naman yung smile. Greet nyo po yung inyong mga katabi ng Happy Sabbath with a smile. No? Kasi ang araw po ng Sabbath ay araw ng kasiyahan. No? Hindi lamang po makikipag-meet tayo sa Panginoon, but also we will exercise our fellowship with our brethren. Okay. So, muli, Happy Sabbath po. At sa ating pong programa sa umagang ito, ito po yung mga pagkakasunod-sunod. Unang-una, tayo po ay pinangunahan ni Sister Aleli sa pianist. At ang inyong lingkod po, Presider Michael Gabuco. At kanina po, ang nagpanguna sa atin sa awitan, sila Sister Kat Arcillas and Melgi Relorcasa. At para po mamaya sa ating opening offertory reading and prayer, pangunahan tayo na ni Brother Reynante Pachag. At ang maglilikom po ng ating mga handog at ikaw po ay sila Brother Manuel Barrientos and Carlito Esguera. At ang ating scripture reading and pastor prayer ay pangunahan ni Brother Francis Casinas. At para sa ating sermonet po mamaya, si Sister Rosette Zamora. And bago po tayo makapakinig ng ating tagapagsalita sa umagang ito, makakarinig po tayo ng isang awit papuri para sa Panginoon nila Sister Tess Chavez. At ngayong umaga po, ang ating pong tagapagsalita ay nanggaling po sa AUP. Siya po ay professor ng computer sa AUP at the same time po, siya po yung technical support ng pag-aralan natin. No, kung sino mo po yung nakakapanood at nakakalam ng pag-aralan natin, si Sir Winelfred Pasamba po, siya po yung nasa likod ng pag-aralan natin. Siya po yung gumagawa ng mga tungkol sa mga technical, okay? Technicalities. At ito po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa sa umagang ito. Muli, Happy Sabbath po sa inyong lahat. This is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice, and be exceeding glad. This is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice, hallelujah. Christ has made the world at rest, sanctified it and blessed. God's the rest. This is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice, and be exceeding glad. This is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice, hallelujah. Holy
Panginoon naming nasa langit, kami po ay lumalapit ngayong umagang Sabado. Kami po ay nagpapakumbaba dahil kami po ay mga tao, kami po ay nasa lupa. Kayo po ay nasa langit, kayo po ay dakila. Patawarin niyo po ang aming mga kasalanan. Pakibuhos po ang banal na Espiritu ngayon sa amin ngayong umaga upang maintindihan namin ang mga salita ninyo at mabago ang aming mga buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bago po tayo paglingkuran ng ating dalawang diakono, ating pong babasahin ang ating babasahin tungkol sa ating tithes and offering. Sabi po sa 1 Corinto 4:2, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Sa ganito binubuo ni Apostol Pablo ang ating responsibilidad. Nilarawan ng Biblia ang papel ng sangkatauhan bilang isang katiwala. Ang katiwala ay ang manager o tagapangalaga ng mga ari-arian ng isang tao. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan upang maging mga katiwala ng kanyang nilalang. Ang awit 8:6 ay may kalalimang nagpapahayag. Iyong pinapagtataglay siya ng kapangyarihan sa magawa ng iyong mga kamay. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa kanyang aklat na In Heavenly Places, page 302, sinabi ni Ellen G. White, sandaling ang tao ay mawala ang paningin sa katotohanan na ang kanyang kakayahan at mga ari-arian ay sa Panginoon. Sa sandaling iyon ay kanyang nilulustay ang ari-arian ng Panginoon. Kanyang ginaganap ang bahagi ng isang hindi makatarungang katiwala. Kahit ang ating mga kakayahan ay isang kaloob mula sa Diyos, ang paraan na maaring magawa nating pandayin ang mga karera, gumawa ng mga negosyo, gumawa ng mga bagay na may pagbibili o magtanim ay mga kaloob mula sa Diyos. Ang panawagan sa bawat sa atin, habang binabalik natin ang mga ikapo ng Diyos at ibinibigay natin ang ating malayang mga handog sa Panginoon, ating alalahanin na kakailanganing magbigay ulat ang bawat isa ng mga katiwala ng Panginoon ukol sa mga kaloob ng Diyos. Tayo paglilingkuran ng ating dalawang diakono. Thank you.
wisdom. Praise Him, all creatures here below. Hallelujah, hallelujah. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin. O manaming banal, na makapangyarihan sa lahat. Narito, Ama, may kaput mang handog. Amin pong binabalik sa inyo, Panginoon. Tanda na kayo ang Diyos na siyang aming sinasamba. Kaya marapat lamang, Ama, na purihin ka, pasalamatan ka sa mga host na ito. Amin pong nilalapit sa inyo mga salaping ito, Panginoon, na ito inyong basbasan. Magamit nawa ito sa kalalago ng iyong gawain. At Ama, pagpalain po ang lahat po ng mga kapatiran. Ito'y aming iniling at aming pinasalamatan sa tanging pangalan ng aming Diyos, ang aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. God be the glory, great is He. Mga kapatid, akin pong hinihiling na ating buksan ang ating mga dalang Biblia at ako'y samahan sa pagbabasa po ng ating talata ngayong umaga na matatagpuan po sa Isaiah 8, verse 20. Babasahin ko po muna sa wikang Ingles, halo po sa King James Version. So, verse 20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word,
It is because there is no light to them. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Tayo pong magalang na lumuhod para sa panalangin. Banal, banal, banal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasamba at pinapapurihan ka namin sa mga oras na to. Kayo na Diyos na may lalang ng langit at ng lupa at siya ding nagbibigay sa amin ng aming buhay at kalakasan. Ama, marapat na lamang na ikaw ay aming pasalamatan sa umagang ito. Ngayon din kami nagpapasalamat ng espesyal sa araw ng Sabat na ito sa pagkakataon na kami po'y inyong kilalanin bilang inyong bayang hinirang. Gayun din ang pagkakaroon po ng kapahingahan, hindi lamang po sa aming pangangatawan, ngunit lalo tigit sa aming espiritual na kalagayan. Ama naming Diyos, nalalaman niyo po ang mga naisin, ang aming pong mga problema, mga karamdaman at mga hinaing. Narito po ang iyong bayan na naniniklohod at nilalapit ang lahat ng mga ito sa inyo. Sapagkat kami naniniwala na kayo ang Diyos na siyang makapagpapagaling ng lahat ng aming mga problema at mga kinakaharap. Panginoon, patuloy nawa kaming pagpalain sa aming mga buhay at hanap buhay at pagkalooban ng malusog na pangangatawan upang patuloy na makapaglingkod sa inyong dakilang mga gawain. Panginoon, amin din po espesyal na ilalapit sa umaga ito ang inyong anak na pinili sa katauhan po ni Brother Winelfred Pasamba na siyang maghahati-hati ng tinapay ng buhay. Ang iyong kabanalan nawa ang bumalot sa kanya, bigyan ng makalangit na katalinuhan at ang lahat ng mga mamumutawi sa kanyang bibig ay manggagaling nawa sa inyon. Gayun makapagbigay na rin po ng lalong kalakasan sa aming mga pananampalataya. Panginoon, sa aming paglalakad po sa lupang ito, inyo pong batid na kami po'y natitisod, kung minsan po'y nadata pa at nalulugmok sa pagkakasala. Tulungan niyo kami, Ama, bumangon at patuloy na manumbalik sa inyong dakilang harapan. Lalo't higit aming hinihiling ang pagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Kami po ay inyong patuloy na linisin sa lahat ng bahid ng karumihan. Ang lahat po ng ito ay aming nilalapit, hindi po sa aming karapatan, kundi dahil lamang po sa ngalan ng aming tagapaligtas na Jesucristo. Amen. Ba nandito? Wala pa? Kailangan pa ba natin roll call? Ayan. Sige, upo na. Magandang umaga, mga bata.
Anong kinain nyo kaninang umaga? Itlog. Isang itlog. Kaya naman pala. Oh, sige, magandang umaga mga bata. Happy Sabbath. Ang sisiglan nyo naman. Ayan. Gusto nyo ba ng kwento? Ay, ano bang ginagawa natin dito? Ayan. So may kwento ako. Sino dito ang... Sino dito ang may dalawang aso? O aso? Sino may aso dito? Ayan. Anong pangalan ng aso mo, Chloe? Si? Mocha? Ayan, si Mocha. Ikaw, ate, anong pangalan ng aso mo? Si? Sweden? Ang social naman ang pangalan. Sino ba dito ang may aso? Ikaw na naman, Chloe? Ay, ikaw, Nicole? Anong pangalan ng dog mo, Nicole? Chow Chow. Yon si Chow Chow. Oo, ang galing naman. O, sino pa dito may aso? O, Alex, anong name ng dog mo? Adona. Ayan. So, yun nga ang kwento natin ay tungkol sa dalawang aso. So, si Marie, may dalawa siyang aso. Ang pangalan ay si... Upo muna, upo. Ang pangalan ng aso niya ay si Teddy at saka si Suti. So si Teddy, eto si Teddy, eto si Suti. So mahal na mahal ni Marie ang aso niya, yung dalawa niyang aso, pati na rin yung mommy, daddy at auntie niya. So si Marie, nakatira siya sa, malapit sa dagat. So, di siya pinapapunta doon ng mami niya kasi maliit pa siya, baby pa siya, hindi pa niya kayang lumangoy. Kaya pinagbabawalan siyang pumunta doon malapit sa dagat. Tapos isang araw, si Teddy at saka si Suti kasama si Marie, naglalaro sila. Pero hindi malapit doon sa dagat. Sa sobrang saya nila sa paglalaro, ay nakaligtaan ni Marie na nawawala na yung dalawa niyang aso, si Suti at saka si Teddy. Yung pala, nakapunta na dun sa dagat. Malapit na sila dun sa dagat. Pero, ano ang paalala ng mama ni Marie sa kanya? Huwag pupunta sa dagat kasi baka malunod siya. Pero, siyempre, mahal na mahal ni Marie ang kanyang mga aso. Ang akala niya, nalulunod na yung dalawang aso niya kasi nagwawagwagan sila ng mga katawan nila. Tapos, pinuntahan ni Marie. So, nakapumunta doon si Marie sa dagat. Hanggang sa hindi na niya namalayan is, malapit na siya sa gitna ng dagat. So, yun. Ano kaya nangyari? Ayan. Nalulunod na siya. Pero, dumating. Sino kaya yung dumating? Yung aso niya, si Teddy. Tinulungan siya nung aso niya. Hinila yung strap ng damit niya at hinila siya pabalik. So, naligtas siya. Tapos, ano kayang ginawa ng isa niyang aso, si Suti? Bumalik dun sa bahay nila at tinawag ang mommy at daddy, pati auntie ni Marie. At dun na lang nila nakita na ligtas na pala si Marie dahil tinulungan siya nung mga aso niya. So, hindi makapaniwala yung mommy at daddy niya kasi paano kaya nangyari yon? So, parang ganun din ang Panginoon sa atin. Hindi natin namamalayan, lagi tayong tinutulungan ng Panginoon, hindi pa tayo humihingi ng tulong sa Kanya, ay alam na Niya ang ating mga kailangan. So, yun lamang at Happy Sabbath! Hello, hello, hello.
God
Happy Sabbath po. Ako po ay masayang nakarating dito sa inyong church. Ang mga tao po dito ay masasaya. Praise the Lord po. Tayo po ay manalangin isang beses pa po. Our Father in Heaven, we come to you, Lord. We surrender. I surrender my time, my influence, my opportunity, Lord. We come to you, Lord. We have nothing, but you are everything, Lord. We need you this very hour, Lord. We need the presence of the Holy Spirit. We cannot do anything. We cannot understand anything. And we cannot change ourselves except you do it through us, Lord. We surrender, Lord, everything. We ask that you forgive us from all our sins. Thank you for forgiving us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ako po ay, hello mic test. Ako po ay kaibigan nila Kuya Johnson, Amikan, siya po pala ay dito ang church. Kami po ni Brother Leo ang mga alalay ni Kuya Johnson. So yun po ang kilala niyo po. Kung nakikita niyo kami dun sa likod ng camera, kaya lang po ako ay nautusan ni Kuya Johnson na pumunta dito ngayong araw. Ako naman po ay masunurin sa aking kaibigan. Yan po. So happy Sabbath po. Ako po ay first time makarating dito sa inyong church na maganda. Praise the Lord po. Maganda ang tunog. Hinahanap ko kung nasaan yung speaker pero yun lang pala. Yun lang talaga yun, ano? Maganda ang tunog pero hindi makita kung saan galing ang tunog. Praise the Lord po. Branded lahat. Ang yan po ang tulong ko sa kilala Kuya Johnson. Ako po yung tumutulong din sa sounds. Kaya na-appreciate ko po itong mga original nyo na microphone at mga speaker. Okay po. Sabi po kasi sa Habakuk 2:22, kailangan malinaw ang sound system. Nabasa nyo na po ba yun? Habakuk 2 verses 2. 22. Okay. Ang sabi po dyan, dito sa 22... Wala pa lang 22. Ito po, Habakuk 2:2. Sabi daw po, linawin ang pagkasulat at linawin din ang tunog, syempre, para yung nakakarinig ay tumakbo. O yung tumatakbo ay makarinig. Okay, yan po ang audiovisual verse. Yan po ay narinig ko sa presidente ng IAS. Kaya daw po dapat malinaw ang tunog, malinaw ang para makarinig ng malinaw ng salita ng Diyos ang tao. Pag binigyan ng Diyos ng mensahe, ang may dala ng mensahe, kailangan malinaw na makarating. Sa usually po, pag ako po ay unang nag-i-speaker sa kahit anong church na first time ko po mapagsalitaan, dahil hindi po tayo magkakakilala, okay lang po, pero ang paniniwala natin ay pare-pareho. Basta nakakita ako ng Adventist Church, nakakasigurado po ako na kahit hindi tayo masyado magkakilala, tayo po ay pare-pareho ng pinapaniwalaan. At least, merong 28 na mga bagay na pare-pareho tayong pinapaniwalaan. At yan po ang papasadahan natin ng mabilis ngayong umaga. Unang-una po, tayo ay naniniwala ayon sa ating scripture reading. Naniniwala tayo po sa banal na kasulatan. Sa Old and New Testaments, ito po ang salita ng Diyos na napaka kapangyarihan. Pag sinabi ng Diyos, let there be light, ang salita ng Diyos po ay gumagawa ng mga bagay na wala dyan. Pag sinabi ng Diyos na yung Samaritan woman, ay yung
yung woman with two mites, mas marami pa yun binigay kaysa dun sa iba, nagkakatotoo po. Ang Holy Scriptures, Old and New Testaments, are the written word of God, given by divine inspiration through holy men of God, who spoke and wrote as they were moved by the Holy Spirit. Dito po sa Biblia, nakasulat kung papaano ang kaligtasan. Wala pong problema ang Biblia, kahit na may maling spelling, spelling lang yun. Ang kaisipan po ay tama. Minsan may makikita tayo sa ating pagbabasa ng maling reference o maling pagkasulat, pero yung idea niya hindi nagkakamali. Kasi ang sumulat po ay mga taong katulad natin na nagkakamali. The standard of character, kung gusto natin malaman kung tayo ay mabait o matapang o hindi tayo maayos, ito pong Biblia ang ating gagamitin. The authoritative revealer of doctrines. Kaya po, nung panahon ni Jesus Christ, ang sabi ni Jesus Christ, kayong mga Pariseo, you are teaching for doctrines the commandments of men. Bakit? Kasi yung mga utos na pinapasunod ng mga Pariseo ay wala naman sa Biblia. So, kailangan natin malaman yung quality of reference. Pag meron tayong narinig, bawal yung ganto, dapat ganto, hanapin natin kung nasaan sa Biblia. At kung makita natin doon, paano natin malalaman kung tama ang ating pagkaintindi? Kung gusto natin makasigurado, doon tayo sa sigurado. Tingnan natin sa Spirit of Prophecy. Kasi sigurado na natin si Ellen White. Kung pareho ang pagkasulat sa Bible at sa SOP, malamang yung ating pagkakaintindi ay tama. Kasi marami pong nagbabasa naman ng Bible na ang pagkaintindi ay hindi ayon sa banal na espiritu na ipinalam kay Sister White. Kaya napakaraming Christian denominations dahil wala silang Spirit of Prophecy. Tayo nag-iisa ang interpretation natin dahil hinahanap natin ang affirmation. Naintindihan natin na pinanggalingan ng Spirit of Prophecy ay same na pinanggalingan ng Holy Scriptures. Therefore, hindi sila nagko-conflict. Pag nag-conflict, yung conflict ay nasa ating isip lang. Kailangan pa natin pag-aralan. Yan, pag-aralan natin ang mga kapitulo, bersikulo ng Biblia. At tayo ay bumalik sa ating Biblia, hindi sa kung saang-saang mga turo. Okay, yan po. The authoritative revealer of doctrines and the trustworthy record of God's acts in history. Ang favorite po natin kaninang binasang verse ay nandito po sa Isaiah 8:20. Tutukan po natin itong Isaiah 8:20. Kasi napakahalaga po ng Biblia nang kung papaano tayo mag-aral ng Biblia, dito nakabase ang buong buhay natin. Ang lahat ng doktrina ng Adventist Church ay kung papaano tayo mag-aral ng Biblia. Tingnan natin. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So, tingnan po natin mga kapatid, yung word na according. Nakikita niyo po ba? Okay lang po? O lalakihan ko pa po? Pwede pang lakihan? Okay. Ayan po. Ay, pag masyado ng malaki, hindi na rin makita. Bawasan natin ng konti. Full screen. Okay. Napaka-importante po nitong Isaiah 8:20. According, ako po ay teacher sa AUP, so medyo magbibigay ako ng konting quiz. So, halimbawa po, sabi po ni Serwin, pagkatapos niya dito sa Angono, siya ay babalik sa Ortigas, sa Raffles, kasi susunduin niya si Pastor Paul. Ako po ay galing doon, hinatid ko si Pastor Paul. Yun po ang sabi ko, ano? Pagkatapos ni Serwin, pagkatapos ko dito, ako po ay babalik sa Raffles, susunduin ko si Pastor Paul doon sa Heritage Center at babalik kami sa Ayas. Tapos, ang sabi po ni Brother Leo, yung kaibigan ko na lang kasi parang hindi magalit. Ang sabi po ni Brother Leo, sabi ni Sir Win, hindi siya pupunta sa Raffles. Ang tanong ko po, yung bang sabi ni Brother Leo ay ayon sa sinabi ko? Sabi ko kasi pupunta ako Raffles. Sabi niya, hindi yun pupunta sa Raffles. Ang sinasabi po niya ay ayon ba sa sabi ko o hindi? Hindi. Ang linaw-linaw naman po, kasalungat. Actually, hindi ayon, kasalungat. Eh, kung ganito naman po, ang sabi ko ay pupunta ako ng Raffles pagkatapos ng second service dito.
Pero sabi ni Brother Leo, si Sir Win daw ay pupunta na ng AUP pagkatapos ng second service dito. Ang tanong ko po, yun ba ay salungat sa sinabi ko o hindi? Ah, salungat? Grabe mag-isip itong mga ating tao dito. Yun po ba ay ayon sa sinabi ko o hindi? Hindi. Ang galing, magagaling talaga ang mga taga dito. Tama po kayo, hindi po yun ayon. Kahit hindi yun salungat, kasi malay nyo naman, papunta ang Raffles, tapos papunta pala ang AUP. Pero hindi yun ayon. Napakahalaga po yung ayon. Sa Tagalog, ayon. Sa English ay according. So ibig po sabihin, bakit hindi tayo nagbibinyag ng mga sanggol? Yun po ba ay salungat sa Biblia? Sinasabi ba sa Bible na bawal magbinyag ng mga sanggol? Wala pa ako nakitang verse. Siguro meron sa Revelation 33. Wala namang Revelation 33. Bakit hindi tayo nagbibinyag ng sanggol? Kasi hindi po yun ayon. So kung gusto natin ang sigurado na, na pananampala tayo, ang papaniwalaan lang natin, yung talagang inadvertise, prenumote, at ginawa ng positive sa Bible. At pinapautos talaga. Halimbawa po, meron po bang mga doctor, nurse, medtech, yung mga nasa medical profession po dito? Narinig nyo na ba yung kakasabihang prescription? Alam nyo po yung prescription, di ba? Niresetahan kayo ng doktor ng gamot. For example, niresetahan po kayo ng doktor ng gamot na XYZ na gamot. Tapos pumunta po kayo sa Mercury Drug. Tapos pumunta kayo doon, sabi nyo, mas maganda yung ABC na gamot. At saka yung XKZ na gamot. At saka yung QRT na gamot. Kasi mas mura, mas maganda ang kulay, mas malaki. Sa 10 piso, mas marami akong makukuha. Sabi nung nandun sa pharmacy, bakit yan ang binibili nyo? Hindi naman yan yung prescribe ng doktor. Sabi ninyo, hindi naman to sinabi ng doktor na wag akong bibili yan. Di ba po? So binili nyo na lahat nung nandun sa pharmacy na hindi naman prescribe yung na-prescribe sa inyo, ayaw nyo bilhin. Hindi naman yun sumasalungat sa prescription, pero palagi ko mamamatay kayo madali kung ganun. Di ba po? Kasi yung kung ano yung prescribe ng doktor, yun na yung katotohanan. So kung ano po yung prescribe ng Diyos sa Biblia, dun tayo sigurado. Pag hindi prescribe ng Diyos sa Biblia, baka invention yun ng kaaway. Kasi ang kaaway, mag-iimbento yan ng kung ano-ano. Mag-iimbento ng pangatlong gender. Mag-iimbento ng pang-apat na gender. Mag-iimbento ng marriage between man and man. Mag-iimbento ng sarili niyang worship. Example pa po sa Bible. Si Cain at si Abel. Ang sabi ng Diyos, mag-sacrifice kayo ng kordero. Yun ang prescription. Yun ang ayon. Yun ang according. Yun ang prescribe ng Diyos. Si Cain, medyo creative siya. Mayroon ako mas magandang idea. Gulay na lang. Gulay na lang. Vegetarian kasi si Cain. At saka si Abel. Simula, lahat sila hanggang kay Noah. Gulay na lang. Hindi naman pinagbabawal ng Diyos mag-offer ng gulay. Di po ba? Hindi naman pinagbabawal sa Biblia na mag-offer ng gulay. Pero hindi yun ayon. Hindi yun according. Hindi yun prescribed ng Diyos. So, hindi tinanggap ng Diyos yung offering ni Cain. Dahil hindi naman yun yung nire-require ng Diyos. Hindi yun yung command. Hindi yun yung prescribe. Kaya po, napakahalaga na dun lang tayo sa sigurado natin na prescribe, na according. Pag yan po ang ating pagkakaintindi ng Biblia, hindi po tayo basta-basta maluloko. Hindi mag-iimbento kasi ang kaaway ng sarili niyang klaseng worship, sarili niyang klaseng kanta, sarili niyang klaseng pag-aasawa, sarili niyang klaseng kung ano-anong invention. Pero pag hahanapin natin kung nasaan sa Biblia, kung ako ayon ba yun sa Biblia, safe tayo. Diyan po ang pinakamahalaga na i-emphasize ko kasi lahat ng fundamental beliefs diyan nakakabit sa pagkakaintindi na kailangan ayon. Hindi lang bawal, hindi lang hindi bawal, kundi kailangan ayon. Ako po ay natutuwa sa inyong relo dahil maaga pa pala. Ayon sa inyong relo, ang oras ay alas 5. Okay lang po. So, naintindihan po ba natin yung ayon?
Bakit hindi tayo nagbibinyag ng sanggol? Hindi kasi ayon sa Biblia. May pinagbabawal po bang mangilin ng linggo sa Biblia? Nakita niyo na po ba doon sa Bible? Bawal mangilin ng linggo. Wala naman. Hindi yun bawal. Pero hindi rin yun ayon. So hindi ang hahanapin natin mga kapatid, hindi yung hindi bawal. Kung ano yung ayon. Para makakasigurado tayo. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. E nasaan naman yung Trinity? God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Sa baptism, nung creation, let us create man in our own image. Pag alis ni Jesus Christ, sabi niya, I will send you another comforter. Ibig sabihin kapareho niya na Diyos. So God the Father, Jesus Christ, God the Son, ang ating pag-asa po ay na kay Jesus Christ. At ang Holy Spirit na gumagabay sa atin araw-araw. Ito po ay napakagandang experience. Ang pinakakailangan natin mga kapatid ay ang pagbubuhos ng banal na Espiritu. Tanong mga kapatid, tayo po ba ay galing tayo sa unggoy o galing tayo sa Diyos? Siyempre, hindi tayo papayag na galing tayo sa unggoy dahil hindi po yun ayon sa Biblia. Yung po bang creation e tigo 1,000 na taon? O isang araw lang yun? Kung tigo 1,000 na taon yun, sabi nung iba, problema natin yung Sabbath. Kasi kailan tayo magsasabbath pagka 6,000 years pa? Di po ba? Mabuti na lang sabi sa Bible, and there was evening and there was morning the first day. And there was evening and there was morning and there was evening and there was morning. Ibig sabihin, those are literal days ng creation. Kaya po, inaatake ng kaaway, ginagawa siya ng evolution para maatake ang creation, para mawala yung creator at mawala yung seventh day. Pero naniniwala tayo sa creation. Kasi yun ang nakasulat sa Biblia. Naniniwala tayo na tayo ay nilalang na perfect, ngunit dahil sa kasalanan, tayo ay nga nagkakasakit at namamatay. Ngunit, tayo ay ibabalik sa original image pag tayo ay naligtas. So, to restore in man the whole image, the original image, and papangalagaan natin ang environment. Naniniwala tayo na merong labanan, merong good at merong evil, merong Diyos at merong Satanas. Kaya tayo ay nandito sa gitna ng labanan. Tayo ay naiipit. Pinapanood po tayo ng mga ibang mga anghel at mga nilalang sa ibang mga planeta. At lahat ng ating ginagawa, nakakahiya naman yung ginagawa natin. Mabuti na lang merong kapatawaran. Lahat ng kasalanan ay pwedeng mapatawad. Sino po ang mananalo sa great controversy? Siyempre, si Jesus Christ. Alam na, kasi niya, ang sabi niya, kasi po ang sabi niya ay it is finished nung siya po ay napako sa krus. Alam na ang resulta ng great controversy. Ang pinag-question sa great controversy ay ang pagsamba. Pagsamba, worship. Ang pagsamba, ine-question ni Satanas ang utos ng Diyos. Sabi ni Satanas, mga kapatid, kung tayo ay nilalang na perfecto na mga anghel, bakit kailangan pa ng utos ng Diyos? Kung nga naman, kung perfecto na nilalang ang mga tao, ang mga anghel, bakit kailangan pa ng utos ng Diyos? So, yung mga question na yun, nakakuha siya ng maraming kasama. At 1/3 of the angels ay nakumbinsi ni Lucifer at siya ay naging kaaway ng Diyos. Meron silang 6,000, about 6,000, pag tinype niyo yung 6,000 years sa Ellen G. White writings, yun ang estimated na mga taon kung naididemo ni Satanas lahat yung gusto niyang isipin. Pero pagka 4,000, ayon sa sulat ni Ellen White, from the fall to the cross, malinaw na ang gusto talaga ni Satanas ay patayin niya si Jesus Christ dahil sa inggit at sa galit kay Jesus Christ. Bakit nalaglag si Satanas? Dahil siya ay mayabang. Bakit si Satanas ay yumabang? Dahil siya ay maganda. Oh, siya ay talented. Kung niniisip niyo po na kayo ay maganda o gwapo o maraming talento, tayo po ay mag-iingat. Baka tayo ay maging katulad ni Satanas. Kaya mabuti rin, minsan maraming problema, at least hindi tayo yumayabang.
Sabi nga ni Ellen White, "Lord, natatakot akong maging propeta ninyo," sabi ni Ellen White. Sabi ng angel, "Kung natatakot kang maging mayabang katulad ng ibang mga nakita mo na nahulog dahil binigyan sila ng katotohanan, yumabang sila, nalaglag sila, huwag ka mag-alala," sabi ng anghel kay Ellen White. "Bibigyan ka ng Diyos ng maraming pagsubok para hindi ka yumabang." Oh, yung pagsubok pala mga kapatid at mga kahirapan sa buhay ni Ellen White ay solusyon para daw hindi siya malaglag sa kayabangan. Kaya kung kayo'y nasusubok ngayong mga panahon, may mga problema sa buhay, yan po ay may purpose upang hindi tayo yumabang, hindi tayo lumipad at ang ating paa ay sa lupa pa rin. Si Jesus Christ po ay totoong nabuhay. Hindi yan imagination, hindi yan kwento-kwento. Kung gusto niyo makita, pumunta kayo sa Israel. Minsan po ako ay pumunta sa Facebook. Hinanap ko yung mga atheist na group. Pumasok po ako doon. Sabi nila, "We are looking for tangible evidence that there is God, that the Bible is true." Ang sabi ko sa kanila, "Di punta tayo sa Israel. I invite you to the Holy Land tour." Sabi nila, "Wala kaming makikita dyan, puro buhangin." Kasi nandyan na nga yung Israel, nandyan na yung Jerusalem, nandyan na yung mga ni David, nandyan na yung Egypt, nandyan na lahat ng mga nababasa sa Bible. Ang daming evidence, kaya lang sila ay nakapikit para hindi nila makita ang katotohanan. So, hindi tayo nagkukulang ng evidence. Yung ayaw lang maniwala, hindi talaga makukontento ang evidence. Meron pa rin pagsasabitan. There is always a hook to hang your doubts on. So, kaya nga may faith. Kasi hindi talaga malinaw 100%. Bakit minsan hindi malinaw? Kailangan ng pananampalataya. Nabuhay, namatay si Jesus Christ para sa ating mga kasalanan. At ang pinakamahalaga, siya ulit ay nabuhay ulit. Binuhay niya ang kanyang sarili. Ang sabi ng anghel, "Your Father is calling you." Binuhay niya ang sarili niya. At kung kaya niyong buhayin ang kanyang sarili, napakagandang balita mga kapatid. Kaya niya ring tayong buhayin pag tayo ay namatay. Amen? Kaya pala si Martin Luther, si Zwingli, si Wycliffe, si Jerome, at kung sino-sino pa na nandun sa aklat na The Great Controversy, nung binasa ko po yun mga kapatid, ako gusto ko na rin maging martir. Ang ganda, sabi ko, bakit kaya si Martin Luther? Alam niyang papatayin siya. Talagang pinapanindigan pa rin niya ang nandun sa Biblia. Salvation by grace, hindi by paying. Oh. Yun pala, nakita nila mga kapatid, na kaya silang buhayin ni Jesus Christ. Kung tayo ay maninindigan sa salita ng Diyos, ang ating buhay, walang problema. Pag tayo pinatay sa persecution, kung tayo ma-persecute man, ngayon? Bubuhayin din naman tayo pagdating ni Jesus Christ. So walang nawawala. Actually, yun pa ay malaking karangalan. Tayo po ay merong tinasabing experience of salvation. Kahit na si Moses nakapatay sa Egypt, siya pa rin ang binigyan ng Diyos ng karangalan na kargahin ang 10 utos galing sa Sinai. Ang nakasulat sa 10 utos, "Thou shalt not kill." Nagtataka po ba tayo? Bakit kaya hindi na lang kung sinong hindi pa nakapatay ang magkakarga ng 10 commandments? Ang ibig po sabihin niyan, kahit na gano'ng karami ang ating kasalanan, kaya tayong patawarin ng Diyos at gagamitin pa rin tayo sa magagandang gawain. Para sa kaligtasan, sa kabanalan, righteousness, salvation, pwede pa rin po tayong magamit. Si Paul, siya ang nagpipersecute ng mga Kristiyano noong unang panahon. Pero nung siya ay binago ng Diyos, ang kalahati ng New Testament, halos ang siya ang sumulat. So kahit na marami tayong nagawang kalukuhan, napakagandang balita, na kung sino pa daw, ito sabi lang ni Ellen White, kung sino pa daw yung dating kalaban ng katotohanan na naging kakampi ng katotohanan at nagbuwis ng buhay para sa katotohanan, yun daw po ang pinakamalalapit ang upuan sa trono ng Diyos sa langit. May mga ranggo pala yan sa langit. Sa akin, kahit janitor lang ako, Leo, sa langit, okay lang. Basta nandun. Kahit wala akong office, kahit hindi ako barangay captain o gobernador o kahit hindi ako mayor doon o kaya basta makarating sa langit, okay na po sa akin. Kasi langit pa rin yun.
kahit na janitor o anuman, pinakamaliit na trabaho sa langit, walang problema, basta makarating sa langit. Kasi itong buhay na ito, mga kapatid, 70 lang years ito, yung sa langit na 1,000. So kung mabubuhay ka ng, kung mamamatay ka ng, dahil sa persecution, mamatay ka ng 40, 40 plus 1,000 lang. Kung hindi ka mamatay ng persecution, 70, dahil hindi ka naninindigan, tapos wala ka namang 1,000, di 70 lang. O di ba? So mas malaki pa rin. Plus yung eternity pa, hindi mabilang-bilang. Kaya napakaganda ng experience of salvation. Ito po ay merong pag humingi tayo ng patawad sa ating mga kasalanan, ang tawag po dun ay justification. Habang tayo nabubuhay, araw-araw tayo ay namamatay, we die daily, ang tawag po dyan ay sanctification. Dahil hindi pa tayo perfect. At pagdating ni Jesus Christ, tatapos yung buong phases ng kaligtasan, yun yung glorification. Kaya tayo, we have been saved, we are being saved, and we will be totally saved when Jesus comes. Sabi ni Ellen White, may mga nagtatanong, are you saved? Huwag daw tayong sasagot ng we are saved. Makakasagot lang na tayo na sure pagdating ni Jesus Christ. Yan po ang malawak na pagkakaintindi ng salvation. And ang pinakabago nating fundamental belief ay ang growing in Christ. Dalawang part po ito. Yung unang part, ang sabi dyan, hindi na tayo matatakot sa mga aswang. Hindi na tayo matatakot sa mga demonyo, sa mga napoposes. Dahil sabi sa Bible, I have overcome the world. Alam niyo kung bakit nilagyan ng fundamental belief na dagdag na ganito? Kasi sa Africa, maraming Adventist, nagpabinyag na sila, mayroon pa silang ibang mga Diyos na mga demonyo. Dual ang religion, marami. Kaya dinagdag ito, itong fundamental belief. At natatakot kasi sila sa mga kapangyarihan doon. Yung mga ibang kapangyarihan. Pero ang sabi dito, huwag tayong matatakot. Dahil ang sabi po sa Romans 8, For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, fallen angels, nor principalities, nor powers. Huwag tayong matakot sa mga Illuminati. Huwag tayong matakot sa mga fraternity. Huwag tayong matakot sa mga secret societies. Mga tao lang yan, mamamatay din yan balang araw. Pero ang Diyos natin, pag tayo pinagpatapatay niyang mga secret society na yan, bubuhayin tayo, eh, di ba? Yung mga, huwag tayong matakot sa mga tao. Sinong susundan natin? Are we supposed to follow God or man? Man or God? Siyempre, sa Diyos tayo kakampi dahil mas makapangyarihan ang Diyos. Neither life, nor death, nor angels, nor powers, nor things present, nor things to come, shall be able to separate me from the love of God, which is in Jesus Christ, our Lord. Okay, so hindi tayo kayang kunin. Kaya mga kapatid, dun sa aming school, sa Nagaview, kung saan ako lumaki, sa Nagaview Adventist College sa Bicol, pag nag-week of prayer kami, meron ding napuposes. Kasi pag may gawain ang Diyos, may gawain din yung Satanas. Pero, pag yung napuposes, kasi alam niyo kung ba't napuposes? Kasi kung ano-anong binabasa, kung ano-anong pinapakinggan, naggagawa pa ng mga magic-magic na kung ano-ano. Naglalaro, kinakalaro nila yung kaaway. E pagkalaro mo yung kaaway, di friends kayo, sasakupin ka niya. So, pero pag napuses, at yung napuses ay nakasigaw ng Jesus, takbo ang bad spirit. Labas dun sa kwarto at wala ng evil spirit. Ang pangalan ng Diyos, mga kapatid, ang pangalan ni Jesus Christ ay napakakapangyarihan. Merong tinatawag sa great controversy na rules of engagement. Kayang gawin ng kaaway kahit ano kung papayagan lang ng Diyos. Kung pinapayagan mo ang kaaway na pumasok sa iyong isip, papasok talaga siya. Kaya huwag tayo makikinig ng kung ano-ano sa radyo, sa TV, yung mga magic-magic na mga glass, mga ganyan, mga modern na mga spiritualism, mga laro na mga ganyan, kasi ini-entertain natin ang kaaway. Pero pag tayo ay humingi ng tulong sa ating Panginoon, takbo ang kaaway. Kasi naghihintay lang yung mga angel at ang Diyos na humingi tayo ng tulong. Pag humingi tayo ng tulong, susunggab bigla lahat yung kapangyarihan ng langit at takbo lahat yung lahat ng evil spirit. Mas makapangyarihan po ang ating Diyos kaysa sa ang kaaway.
Naniniwala po tayo sa church. Ang church po ay lahat ng taong naniniwala kay Jesus Christ. Simula kay Adan hanggang sa inyo ngayon, sa atin ngayon. Yan po ay kasama sa church. Ayan. At naniniwala din tayo sa remnant. Ayon sa Revelation 12:17, ang characteristics ng remnant, sila ay kaaway ng dragon. Ang dragon ay ang si Satanas. Ang problema pala, pag tayo yung remnant, galit sa atin yung kaaway. Minsan sa Facebook, bakit kayong mga Adventist ang gugulo nyo? Sabi ko kasi galit yung kaaway sa amin. Sa inyo, hindi sila galit kasi hindi naman kayo remnant. Ayun, oh. The dragon was wrath with the woman and made war to the remnant with the remnant of her seed, which keep the commandments of God. All the commandments from 1 to 10 at saka yung iba pang nandyan sa Bible. And have the testimony of Jesus Christ. Ayan po ang remnant. Pero, hindi lang tayo remnant basta-basta. Meron po tayong mission. Kasi yung, alam niyo mga kapatid, maraming remnant sa Bible. Nung nag-attend ako ng IAS Theological Forum na una kong inattendan, ang topic po ay remnant. Nung nagkakasala na ang mga anak ni Adan, may tinawag siyang remnant sila, Noah. Nung nagkakasala na yung mga anak ni Noah, meron si Abraham. Nung nagkakasala na ang mga Israelites, tinawagan sila sa Egypt. Kasi hindi na sila nagkikip ng Sabbath dun sa Egypt. Sa Egypt. Nung nagkakasala na yung mga Israelites, pinersecute pa nila si Jesus Christ, tumawag ulit ang Diyos ng remnant, yung mga Christians. Nung ang Christians ay nagbibinyag na ng sanggol, nagsisimba na ng Sabado, imbis na Sabado, linggo na, at saka hindi na salvation by grace, kundi by salvation by fundraising. Fundraising na yung salvation nila. Para maraming pera yung church. Malayo na sila sa according to the word. Tumawag na naman ang Diyos ang remnant. Yun yung mga Protestant. Yung mga Protestant hanggang baptism lang yung iba. Yung iba hanggang salvation by grace lang. Yung iba, pero sino yung Protestant na talagang pinag-aralan niya lahat hanggang makabalik siya dun sa katotohanan? Ang Seventh-day Adventist Church lang. At may prediction yan sa Revelation 10. Ang sabi po sa Revelation 10, kakainin mo ang aklat at magiging matamis sa inyong bibig at magiging mapait sa tiyan. Sweet to the and bitter on the belly. Yan po yung prophecy na hindi natin naintindihan, na hindi naintindihan ng mga pioneer natin noong 1844. Pero sabi sa Revelation 10:11, but you will prophesy again to all the world into many nations. Ibig sabihin, kahit nagkamali yung mga Millerites noong 1844, kailangan pa rin ipangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. So hindi ibig sabihin na nagkamali, imali na tayo forever. Ang sabi sa Revelation 10:11, prophesy unto all nations. Magtuloy ka mag-aral at sabi yung na pag-aralan mo ay kailangan mong ipangaral. Anong ipaprophesy natin? Alam niyo po mga kapatid, tayo lahat ay mga propeta. Bakit? Sa pangalan pa lang, meron akong prophecy na Jesus Christ is coming soon. Amen? Yun po ba ay naniniwala kayo? Sa pangalan niyo pa lang, propeta na kayo. Adventist, ang ibig sabihin, Jesus Christ is coming soon. Pero huwag kayong mayabang. Huwag tayong mayabang. Kasi, ang sabi sa Old Testament, yung propeta na nagsasabi ng katotohanan, tapos mayamay ay nagsasabi na ng hindi na katotohanan, ang punishment ay kamatayan. So, ang true prophet na maging false prophet, kamatayan ang punishment. Paano tayo maging totoong mga tagapangaral? Ang papangaral lang natin yung ayon sa banal na kasulatan. So, yung meron po tayong mission. Yung remnant nga po pala, dun sa Israel, nag-aaral sila ng Biblia, nananalangin sila, hindi sila gumagawa ng missionary work. Mayabang lang sila. Ah, remnant kami. Nag-aaral kami ng Bible, memorize namin ang Bible, matagal kami mag-pray, matagal kaming mag-fasting, pero hindi sila gumagawa ng missionary work. Dapat ang remnant may ginagawang missionary work. So, nung gumawa si Jesus Christ ng missionary work, nainggit sila. Pinersecute nila si Jesus Christ. Ah, kaya minsan tayo nag-aaway daw sa ating church, sabi ni Sister White, eh dahil wala daw tayong ginagawa. So, pag may ginawa tayo at na-persecute tayo, malalaman natin, magkakampi pala tayo. So, tayo po ay may mission.
And tayo ay may unity in the body of Christ, kahit na po malalayo ang pinanggalingan natin, pag meron tayong gawain, kahit iba-iba ang ating kulay, iba-iba ang ating pagkain, iba-iba ang ating itsura, may mga mayayaman, may mga hirap, tayo po ay, we are all equal in Christ. Kasi we are the body of Christ and Christ is the head of the church. Hindi si Ted Wilson, hindi yung ating pastor. Sila lang yung mga leaders natin, pero ang Diyos po si Jesus Christ ang ating ulo. And naniniwala tayo sa baptism, na-discuss na natin yan. Ayon sa Biblia, naniniwala po tayo sa... Thank you po. Naniniwala po tayo sa Lord's Supper kasi ayon din po sa Biblia, kailangan natin magpakumbaba and magsisi sa ating mga kasalanan. Yung iba po sa atin, magaling mag-video. Yung iba, magaling mag-sound system. Yung iba, magaling mag-piano. Yung iba, magaling mag-smile. Yung iba, magaling magtawag ng mga kapitbahay. Yung iba, magaling magbigay ng pagkain sa mga kapitbahay. Yung iba, magaling mag-alaga ng mga bata, magturo sa mga bata. Yung iba, magaling ang dami ng mga gifts and ministries. Yan po ay binigay ng Diyos para sa simbahan, para sa church. At kailangan niyan lahat hanggang merong church. Kailangan lahat. So wala po, ako po ay naniniwala mga kapatid, na walang tao na walang role sa kaligtasan ng ibang tao. Lahat tayo merong maimportanteng role. Kailangan lang natin ipanalangin at alamin kung ano magandang gawin. Sa aking mga ministry po, sa aking experience, ako po ay hindi naman talaga professional na katulad nila Brother Leo at nila Kuya Johnson. Pero ang pinaka-useful ko po na panalangin, pag umaga, pag ako po ay nanalangin, pag nanalangin po ako sa Diyos na, Lord, ano po ang gusto niyong ipagawa sa akin ngayong araw? Pag ako po ay humingi ng assignment sa ating Diyos, binibigyan ako ng assignment. At napakaganda ng assignment. Madali lang, minsan mahirap, pero napaka-rewarding. Nakakahanap ako ng mga ministry na tutulungan ko at napakasaya po na, na magpagamit sa Diyos sa gawain. So yun lang po ang tip ko from my experience. Humingi lang po tayo ng assignment sa Diyos. Lord, anong gusto niyo ipagawa sa akin ngayong araw? Or pagtapos na yung ating ginagawa, Lord, tapos na po yung aking ginagawa, ano pong sunod? Napakaganda ng buhay pag ang boss natin ay ang ating Diyos. Subukan niyo mga kapatid, humingi kayo ng assignment sa Diyos. I assure you, God will give you an assignment. Meron tayong gift of prophecy. Kahit na sinabi ko sa inyo mga kapatid na propeta kayo lahat. Sabi kasi sa 1 Corinthians, covet to prophesy. Gustuhin nating mangaral. Anong papangaral natin? Siyempre yung nandito lang sa Biblia. So maganda daw po ang mapangaral ng prophecy. Hindi naman lahat ng prophet sa Bible may vision. Hindi naman lahat ng prophet sa Bible nagpagaling. So, maraming klase ng... Pero, yung maraming sinulat, yun yung major prophet. Kaya si Ellen White, major, major prophet. Kasi mas marami pa yung sinulat niya kaysa kahit sino sa Bible. Sabi po dito sa Joel 2:28, and it shall come to pass afterward that I will pour my spirit upon all flesh, upon your sons and your daughters, and they will prophesy and see vision and dream dreams. Inulit po yan sa Acts 2. Yan daw po yung sabi sa Acts 2:17 to 21 na sinabi ng Diyos. And naniniwala po tayo sa Ten Commandments. Kumpleto. At ang pinaka-favorite natin ay number 4. Yan. Dito muna sa Ten Commandments. Mabilis naman po akong magsalita. So, 19 hanggang 28, 10 pa. Minsan tinatanong ako ng kaibigan ko, where is character in your sermon? Sabi ko, nakompleto ko yung fundamental beliefs. What are you asking about? So, walang kulang. Sa law of God po, sabi dyan, sabi ni Jesus Christ, it is written, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, if you look on a woman with lustfully, you are committing adultery with her in your heart.
So in-expound ni Jesus Christ, siya mismo. So sino ang nagko-commit ng adultery? Yung tumingin o yung tinitingnan? Tumingin o yung tinitingnan o pareho? Pareho daw, sabi ni Sir dito. Ang sabi po ni Jesus Christ, with her. Question, kaya mo bang mag-commit ng adultery mag-isa? Hindi. At least two or three. Eh, sabi ni Jesus Christ, with her. Kasama siya. You are committing adultery with her in your heart. Ibig sabihin, kung kayo ay manamit na magiging pagtiningnan kayo ay magkukumit ng adultery yung mga lalaki, ay kasama ka sa adultery. Kaya mag-iingat po tayo sa ating pananamit, mga kaibigang mga babae. Yan. Dahil ayaw nating makumit ng adultery. Masabi naman po ni Jesus Christ, it is written, thou shalt not kill. But I say unto you, if you say bad things to your brother, you will be in danger of judgment, of the fire. Kaya pala, hindi magandang magsabi ng masasamang mga words sa ating mga kapatid. Minsan pumunta ako sa atheist na forum sa Facebook. Alam niyo mga kapatid, yung mga atheist, nandun sa kanila lahat ng mga masasamang words sa dictionary. Yung mga tao pala nagalit sa Diyos, puno sila ng bad words. So pumunta ako doon. Sabi ko sa kanila, ladies and gentlemen, kailangan umanap ng bagong kalendaryo. Bakit? Sabi nila. Kasi yung 2016 o 2017, pag tinanap nyo yung simula niyan, sa panahon ni Jesus Christ yan. So ayaw nyo ni Jesus Christ. Umanap kayo yung mga kalendaryo. Walang kalendaryong atheist. Kasi yung 2016, 2017, simula yan sa panahon ni Jesus Christ. Galit sila. Lahat ng bad words sa dictionary, sinend nila sa comment sa akin at saka sa private message. Sa isang araw ng Sabado, nag-block ako ng 50 atheist. Kasi lahat ng bad words sa buong mundo, sinisend nila sa akin. Pag yung palang ang dami-dami nagsasabi sa inyo ng mga evil words, parang namamatay talaga tayo. Kaya pala sabi ni Jesus Christ, if you say bad words to your brother, you are in danger of judgment. Thou shalt not kill. Ganun pala po, naintindihan ko lang nung binanatan ako ng napakaraming 200 na atheist ang bumanat sa akin. Kasi sabi ko naman mga kaibigan, sabi ko meron akong, alam nyo ba yung Macintosh na computer? Ah, wag na lang, never mind. So, ang favorite po natin mga kapatid ay yung Sabbath. Ayan. Kaya tayo tinawag na Seventh-day Adventist, napanood ko dun sa yung video na kung paano naging Seventh-day Adventist. Kaya pala Seventh-day Adventist kasi Second Coming at saka Sabbath, yung pinaka-favorite natin na ipangaral. Ayan. Question, ang Sabbath ba ay sa atin o sa Diyos? The Sabbath was made for man. Pero ang Sabbath, God is the Lord of the Sabbath. Remember the Sabbath day to keep it holy. For in 6 days, the Lord of the Sabbath. So, ang Sabbath ay panahon ng Diyos. Simula sunset hanggang sunset, huwag tayo mag-iisip ng kung ano-ano na walang kinalaman sa kaligtasan. Sabi sa Isaiah, huwag tayong lalakad ng ating at sariling mga lakad. Huwag tayong magsasalita ng sarili nating mga salita kung Sabbath. Huwag tayo mag-iisip ng ating mga sariling isip. Ang mabuti mga kapatid, minsan nakakaisip tayo ng malayo. Malayo. Ay, hihingi lang tayo ng tawad. At ang pinakamabilis daw po na panalangin na sinasagot ng Diyos ay ang panalangin ng pagsisisi. Pag tayo ay nagsisi, 1 second lang, less than 1 second, napapatawad tayo agad. Kung ang ating pagsisisi ay totoo. Yung panalangin natin na magkakotse tayo, magkabahay at eroplano at kung ano-ano pa, baka siguro ilang taon pa yun bago sagutin. Pero yung panalangin natin ng pagsisisi, mabilis po yan masagot dahil hindi tayo, walang ibang kayang sumagot ng panalangin. Manalangin tayo ng kotse, siguro hindi sasagot ang Diyos kasi pwede ka namang magtrabaho. So hindi tayo sinasagot ng Diyos kung kaya naman natin gawin.
So, dito po tayo sa Sabbath. Mga kapatid, may sasabihin ako sa inyong napakahirap tungkol sa Sabbath. Kayo po ay makinig ng mahusay at mabuti. Napakahirap po i-preach ng Sabbath. At ako po ay kinakabahan talagang magpatotoo tungkol sa Sabbath. Dahil sa huling panahon, ang pinakamalaking pagsubok ay ang Sabbath. Anong gusto niyong malaman, mga kapatid? Yung katotohanan o yung example muna? Kasi napakabigat nitong katotohanan na ito. Hindi ito bago. Nakalimutan lang natin. Sabi, remember the Sabbath day. Nakalimutan natin. Anong gusto niyo malaman? Yung katotohanan o yung examples? Kasi pag sinabi ko usually sa church yung katotohanan, nai-stress yung mga tao. Nakikita ko sa mga mata ng mga... Okay? Nai-stress kasi gusto nilang sumunod, hindi nila alam kung paano. Pero pag inano ko yung inano na kayong examples, ang dali lang pala mangupya kasi copy and paste lang. Ayan, ito po ang napakahirap na katotohanan. Ang iku-quote ko lang po ay Bible, SOP at saka official Adventist writings lang. Anong number na tayo? Sabbath, Lord's Supper. Ang tanong, kaya pala pumunta ako dyan sa inyong labas. Nakita ko na yung mga pinggan ninyo ay mayroong plastic. At least hindi na tayo naghuhugas ng pinggan pag Sabbath. Oh, di ba? Ang tanong, itong malaking tanong mga kapatid. Ang hirap-hirap nitong sabihin. Pero, bahala na ang Diyos kung batuhin niyo ako mamaya. Basta tatakbo lang ako. Basta I want to be faithful. Kung ano yung nasa Bible, ano yung sabi ng Spirit of Prophecy, ano yung sabi ng Adventist Church official publication, yun ang sasabihin ko. Okay? Understood? Mamaya ako nasasabihin. Example muna. Pero alam niyo na sasabihin ko eh. Sa UNCLUB daw, narinig ko po ito sa IAS noong 2014, nag-attend ako sa International Student Services Conference. Sabi nung presidente doon na matindi, sa aming university, yung ulam namin, meron silang 700 students, yung ulam namin, luto na, Friday pa lang. Sabi ko, paano ni ginagawa? May ref ba kayong malaki? Hindi. Ang niluluto namin, yung hindi madaling mapanis. Meron pa lang mga ganun. May mga pagkain pa lang hindi madaling mapanis. Pero pag nilagyan mo ng maraming kamatis, may ilang oras lang yun. Pero yung mga fry, kahit yata 2 linggo. Ganun pa nature nun. Sabi naman ni Pastor Sinaga ng SSD Associate Ministerial Secretary, sabi niya, the preparation of food should be done before the Sabbath. Nag-agree lang siya sa official writing. Ito naman po sa teacher ko sa Nagaview nung ako'y high school pa lang. Sabi nung asawa ng vice president ng AUP, sabi niya sa akin, Win, alam mo ba yung teacher mo si Ma'am Abla, nag-missionary siya sa isang island. Tapos yung pagkain nila dun sa cafeteria, nilalagay lang nila sa ilalim ng lupa. Pagka Sabado, luto na, mainit pa rin. Sabi ko, pwede pala yun, Ma'am? Oo, ginagawa nila. Sabi ko, marami palang pwedeng gawin pag gusto. Di ba? Pag gusto, pwede. Pag ayaw, maraming dahilan. Sabi naman ni Vender Sadul, yung mga grandparent ko, hindi sila nagluluto pag Sabado. Sa akala ko mga kapatid, hindi ito yung naituro ng mga missionary sa Pilipinas, na pumunta sa Pilipinas. Pero sa aking pag-i-interview, nalalaman ko, yung mga lolo natin, hindi sila talaga sila nagluluto, na hindi naman mga offshoot yun. Mga lolo natin, hindi talaga sila nagluluto ng Sabado. Parang mas mahirap pa nga noon kaysa ngayon, kasi ngayon. Sige. Example lang. Sa aming bahay, dahil binibideo namin yung sermon ko, yung nanay ko, wala dito, pero nanonood ng video, hindi na rin siya nagluluto pag Sabat. Papaano? Hindi ko alam kung papaano ginagawa ng mami ko, pero may paraan. Yung ibang mga kaibigan ko, pinipreach ito, nape-persecute sila kasi sinasabi nila yung katotohanan, hindi sila nagsasabi ng example. Napakahirap nga naman. Pero pag inuna mo yung example, tapos mamaya yung katotohanan, kaya. Sabi naman ng isang matron sa cafeteria, kaya namin gawin yan kung may ref na malaki. Mabuti po, may willingness. Sabi naman dito sa life, sa light, kaya namin yan gawin. Ang kinakain lang namin ay mga tinapay at saka mga fruits at mga granola pag Sabado. Sabi naman ni Kuya Jun, yung mga lolo namin, yung mga tatay namin, kaya yan gawin sa probinsya. Paano daw ginagawa? Nilalagay sa kaldero yung dayami.
yung dayami sa kaldero, at pati yung sawdust. Yung alam niyo sawdust? Hindi ko po alam kung anong tawag, pero ganun daw. Sabi naman po dun sa internet, sabi ng mga Hudyo, sabi nila, preparation is the secret for observation. Pag hindi ka nakaprepare, talagang wala kang magawa. Pero pag nagprepare ka ng maayos, wala kang problema. Hindi na kayo magsisigawan at magmamadali pag Sabado ng umaga. Sabi naman ni Dandison, i-prepare mo lang, tapos wala nang hassle sa Sabado ng umaga. Sabi naman ni Jerry Gonzalez Tulud, huwag na lang kumain. Ito ang pinakamadali. Wala ka nang gagawin, hindi ka pakakain, wala kang huhugasan, yun lang. Kasakit ang ulo mo siguro pagkatanghali na, matulog ka lang. Pagising mo, missionary work ulit. Ay, by the way, sinubukan ko ito mga kapatid. Isang semester o isang taon, hindi ako kumain, hindi dahil mag-iwas akong lumuto. Sinubukan ko lang kasi yung mga kaibigan ko. Sabi ko, bakit di kayo kumakain pag Sabado? Sir, nagpa-fasting kami. Sabi ko, buong araw? Oo, sabi ko, subukan ko nga. Marami, mahilig akong kumopya. Pag may nakita akong subukan, subukan. Wala, hindi kailangan disyon. Kailangan lang subukan. Sinubukan ko isang taon, buong Sabado, simula umaga hanggang hapon, hindi ako kumakain. Mga kapatid, maraming milagro nangyari sa aking buhay. Ganto pa rin ako. Walang nangyari sa akin. Pero ang daming nilagay ako ng Diyos sa kung saan sa ang ministry na napakagaganda. Sa church planting, sa evangelism, hindi naman ako theology major, pero naka-crusade ako ng 2 or 3 beses. Hindi naman ako theology major, pero nakatulong ako sa pag-church plant ng marami. Nakatulong ako kila Leo. Nakatulong ako sa mga revival. Ganto pa rin ako. Nakita ko, may nangyayari pag sinubukan yung mag-fasting at saka manalangin. Hindi ko alam kung papaano nangyayari. Huwag niya akong tanungin kung bakit. Basta, may mangyayari. Yun po ang nakita ko sa aking experiment at yun din po ang makikita ninyo sa Biblia. Kay Moses, kay Jesus. By the way, huwag kayo magpa-fasting ng 40 days. Ang sabi ni Ellen White, we are not called to fast 40 days like Noah, Moses, Elijah, and Jesus Christ. Siguro 1 or 2 days lang. Pero huwag tayo maging katulad ng Pharisee, ng mga Israelites, nagpa-fasting, nagbabasa ng Bible, pero walang missionary work. Gagawa tayo ng missionary work. Sabi ni Ryan James, gusto niyo pa po mga example? Marami ito hanggang bawat sermon ko nadadagdagan ito ng isa. Dahil may nagsasabi dyan, sir, ganito ginagawa ng lolo ko. Ganito ginagawa ng lolo ko. Napakahirap i-preach. At talagang parang magiging kang martir pagkatapos eh. Pero pagkatapos mag-sermon, may nagpapahiwatig. Merong ganyan na nakakatupad. So, ayan po, marami yan. Tuloy. Sabi nung iba, kamote na lang. Sabi ko, paano yun ma'am, ilalagay niyo sa ref? Paano yun kakainin? Sabi ni Ellen White, hindi daw maganda kumain ng malamig. Kaya kailangan ipainit. Sabi ba ni Ellen White, pwede magpainit. Pero sabi niya, bawal magluto. Anong difference ng painit sa luto? Sa rice cooker, pag hindi mo pinindot, painit lang yun. Pag pinindot mo, cook. So may difference, di ba? Ang difference ng painit at saka paluto, yung paluto pinagbawal, yung painit hindi pinagbawal. Di ba? Ibig sabihin, may difference talaga. Hindi ko alam kung ano. So, lutuin na lang before. Kasi paglabas nila ng Israelites sa Egypt, ang sabi ng Diyos, walang introduction ng Diyos. Sabi niya, lutuin lahat ng mana bago lumubog ang araw. Walang introduction. Utos kasi yan mga kapatid. By the way, utos po yan. Ang English sa utos ay commandment. Hindi po yan suggestion. Utos yan. Tayo ay tao, siya ay Diyos. Kung anong iutos niya, sunod tayo. No question. Commandment po yan. Hindi nagbabago ang Sabbath. Hindi po yan galing sa Pharisees. Sabi sa Moses, thus saith the Lord. Sabi rin ni Ellen White, those who cook food on the Sabbath transgress the fourth commandment. And, nasabi ko na yung mahirap. Diretso na tayo dito. Ano po ba ang nasa official writings? Ang sabi po sa Bible, kung gusto niyo pong picturean, walang problema po. Cellphone niyo, picture niyo na dyan. Sabi sa bake, lutuin ang lutuin at yung papakuluan, pakuluan. Yung matira, kainin kinabukasan. Sa Exodus 16:27. Sabi dito, nung hindi sumunod yung iba, matigas ang ulo, o hindi nila na-gets, slow kasi, may namulot pa rin ng mana.
Sabi ng Diyos, how long will you refuse to keep whose commandments? Moses' commandments? Pharisees' commandments? My commandments. Ayun po. How long will you refuse to keep my commandment? So ang utos ng Diyos, lutuin ha, Friday. Nang may sumuway, nagalit siya, ba't hindi kayo sumusunod sa aking mga utos? Hindi po ito utos ng Pharisee. Hindi ito utos na Moses. Utos po ito ng Diyos. Ano pong sabi ng Spirit of Prophecy? Those who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Ay, wala na tayong may laban dyan. Pag yung Bible at yung Spirit of Prophecy nag-align, wala na akong magagawa. At lalong-lalo na, mga kapatid, kung ang Adventist Church official documents ay nagsasabi rin ng ganun, the buying and the preparation of food, the readying of clothes, and all other necessities will be completed before Friday sundown. Okay, sabi ng Bible ganun, sabi ng SOP ganun, sabi ng Adventist Church voted statements, official statements, ganun. Wala na akong magawa. Kahit pa may PhD ako sa theology, kung kukontrahin ko yung Bible, SOP at Adventist.org, sino ako? Who am I, di ba? Kahit pa ako ay napakagaling na scholar, hindi ko makukontra yung Bible, SOP at official writing ng church. Kaya mga kapatid, hindi na tayo mag-aaway. Hindi naman tayo magkalaban. Ano tayo? Magkakampi tayo mga kapatid. Nalimutan lang natin. Mabuti na lang yung fourth commandment nakasulat, remember. Alam ng Diyos na makakalimutan ng mga tao. Kaya kailangan natin marami example para kukopyahin lang natin. Ayan, sabi ni Mike, Mac, yun daw businessman man na mayaman, hindi daw nagluluto pag Sabado at hindi rin naliligo. Uy, paano naman yun? Yung hindi paliligo, inutos ni Ellen White. Pero si Ellen White naliligo din pag Sabado. Siguro, inutos lang niya para dun sa ibang mga tao. Pero pag tiningnan mo sa writing si Ellen White, maraming beses makikita mo siya na naligo siya pagkatapos niya mag-sermon ng Sabado. At siya ay nagtuloy magsulat. So ibig sabihin, actually, hindi naman inuutos sa Bible na huwag kang maligo. Di ba? So walang problema doon. Baka yung sabi ni Ellen White ay para doon sa ibang tao lang, o kung makakaligo ka naman ng maaga sa Friday, huwag mo nang hintayin lumubog yung araw bago ka maligo. Naligo ka na bago lumubog yung araw para maaga ka sa Vesper. O, di ba? Pero siya naliligo din sa... So, hindi yun problema. Huwag natin ipagsasama-sama yung pag-iinit ng pag-warm, pagliligo, at isasama natin sa pagluluto para makaluto na rin tayo. Ah, mahirap yan. So, kailangan natin ma-identify yung quality of reference. Sino nagsabi ng utos? Ang Diyos, si Ellen White, at ang Adventist Church. Pag nag-align yan lahat, sigurado tayo. Pag si Ellen White lang, tapos siya rin naliligo, baka si Ellen White lang naman magagalit. So okay lang, hindi naman yung utos ng Diyos. Pag yung Adventist Church lang, sa Bible tayo naniniwala eh. So sumunod, kung pwede natin sundin lahat, mas maganda. Pero yung seryoso yung Bible, yung SOP at saka yung Adventist Church, mahirap kontrahin para tayong sumisipa sa pader. Okay, so example na lang. Sabi naman nung ni Pastor and Mrs. Mambo, ano pong niluluto nyo sa university, yung club university? Sabi nila, meron kaming kinakain na hindi madaling mapanis. Sabi naman ni Gandhi na taga Sri Lanka, oo, sa aming country, nagagawa yan ng maraming Adventist. Sabi ko, mga Pilipino lang palang pasaway. Sabi ni Ayas na taga Angola, sa aming country, pag magluluto ka ng Sabado, magtatago ka. Kasi papagalitan ka ng mga Adventist. Ibig sabihin, alam nila doon. Bakit dito sa Pilipinas hindi natin alam? Kasi nakalimutan na natin. Remember, alam niyo mga kapatid, advertisement lang, sa Angola, merong mana. Alam niyo na po ba yun? I-type niyo sa YouTube, Angola Mana SID. Alam niyo SID? Tayo nasa SSD. Doon sa kanila, SID. Yung Hope Channel ng SID, pumunta doon sa Angola, tapos tinikman nila yung mana. Kailan naglalaglag yung mana? Pag Wednesday at saka pag Friday. Siyempre, pag Sabado wala. Ibig sabihin, ang Diyos ng Seventh-day Adventist ay yung Diyos
ng ni Moses. Ang Sabbath ng Adventist ngayon ay yung Sabbath pa rin ni Moses. Doon sa Angola, pumunta kayo doon sa isang probinsya, sa isang Adventist mission station, sa paligid noon, numalaglag ang mana pag hanggang ngayon, pag Wednesday at saka pag Friday. I-search niyo po sa YouTube, SID Mana Angola. Tapos makita niyo yung mga pastor natin nagbi-video doon. Kung gusto niyo hanapin sa Signs of the Times, meron din official publication, dinocument nila yung mana. So, ganda po ano, yung ating Diyos, yun din yung Diyos ni Moses. Wow! Sabi ni Auntie Eve ko, yung lolo niyo, ganyan din ang inuutos sa amin. Sabi naman ni tong kaibigan namin sa HCBN, di beans, yung beans daw ay pwedeng lutuin na matagal mapanis. Sabi naman nitong kaibigan kong taga Mindoro, hindi mo na kailangan maging offshoot para sumunod dyan. Kayang-kayang sundin kasi nangungupya lang yung mga yung offshoot na yun sa atin. Nangungupya lang yun, kaya lang tayo nakalimutan natin. Sabi naman ng isang teacher sa AUP, ASA, itong, sabi ng isang teacher na si Ma'am Jade Hintay daw, hindi daw nagluluto dahil hindi nagkakain pag Sabado. Sabi naman ni Mrs. Baro sa Buklod, kaya namin gawin yan sa probinsya kahit fellowship. Ang sabi ko, paano yun ma'am? Ang daming taong papakainin. Hindi, may malaki kaming kawa. Totoo ba yun? Kaya nilang gawin noong unang panahon, kahit fellowship daw, hindi lang fellowship, area meeting. Malalaki yung kawa, Friday pa lang luto na. Talagang kung gusto, may paraan. At ito mga kapatid, may nag-aral sa AUP na isang taga Ukraine. Sabi na, yun yun sir, I was shocked when I reached the Philippines. Every Adventist are cooking on Sabbath. Sabi ko, really? So how about in your country? Sabi, when I was working, I work until 6 p.m. So I cannot cook on Friday. I cook my meals Thursday night. And I said, how do you preserve? I just put in the ref. And on Sabbath, I put in the microwave and heat. Oh, wag cook ha, heat. Yung microwave namin, meron nakalagay cook at saka defrost. Pag Sabado, parang ayaw ko pindutin yung cook. Yung defrost na lang pinipindot ko. Eh, nakukonsensya ako kasi cook yung pinagbabawal. Yung heat, hindi naman eh. Okay, mga kapatid, kung pwede natin sundin, sundin natin. Kahit na ano, eh malay natin, eh itong Sabbath nga ang pinakamalaking pagsubok. Mga kapatid, alam niyo kung bakit napakahirap mga kapatid nito? Kasi ang Sabbath ang pinakamalaking pagsubok. Ang pagkain ang pinakamahirap ma-overcome, sabi ni Ellen White. Pag pinagsama niyo ang pagkain at ang Sabbath, Sabbath cooking yan. Kaya dobleng hirap niyan. At kung meron kayong tindahan na nagtitinda pag Sabado, times three, kahirap kasi may pera. May pagkain, may Sabbath at may pera, napakahirap i-overcome. Kung pagkain lang nga, ang hirap. Sabbath lang nga, pinakamahirap na test. Pag may pera pang kinalaman, napakahirap. Sabi naman ni Ma'am Kina, yung grandfather nila, meron talagang rule na walang lulutuin on Sabbath. At marami pang iba, etc., etc., etc. At meron akong na-meet na pastor na nag-preach sa General Conference. Ang pangalan niya po ay si Pastor Frederick Paul, yung hinatid ko dun sa Raffles Tower, na susunduin ko rin ngayon. Nagkikinig ako sa kanyang sermon, nagkakaroon ako ng hint na kakampi ko siya dito sa topic na to. Hindi ko naman tinatanong kasi ayaw ko magtanong sa pastor, nakakahiya naman pag mali yung sagot nila. Kasi alam ko na yung official stand. Pag nagkamali sila ng sagot, nakakahiya naman na ikontra mo. Sabi kasi sa Bible, rebuke not the elders, but treat them like fathers. So, education po ang solusyon. Nalaman ko mga kapatid, hindi rin sila nagluluto pag Sabado. Sabi ko, how do you do it, pastor? Sabi niya, in India, we have calamansi rice o melon rice. Yun pala, niluluto nila ng Friday, nilalagyan ng asin, calamansi, saka kunting oil, matagal mapanis yung kanilang kanin. Hindi lang ako nakapagdala. Pero kagabi, nagdala kami dun sa Cavite Conference Women's Ministry Outreach. So, maraming example. Pag pinanindigan, ang na-observe ko mga kapatid, pag nanindigan tayo sa katotohanan, ang daming lalabas na example. Ganun pala. Kahit mahirap sabihin, ngayon po, nasa 42 na ito, hindi lang ito na-update. So,
Yun po ang nakasulat, no? Sa Adventist.org official statements, documents, Sabbath observance, the buying and the preparation of food and all other necessities will be completed before sundown Friday. So, alinawin ko po lang po yung paliligo kay Ellen White lang yun. Wala sa Bible, wala rin sa Adventist.org. Yung pag-warm, may difference. Bakit? Kasi yung isa pwede, yung isa hindi. Tapos siyempre, mas maraming apoy yung isa, at saka mas matagal. At saka, so kung ano man yun, ipanalangin nyo na lang mga kapatid, huwag nyo na akong tanungin. Kasi ang Diyos ang may utos niyan. Pag pinanalangin nyo sa Diyos kung papaano nyo susundin, kung papaano nyo susundin, ang Diyos ang magtutulong sa atin kung papaano tayo makasunod. Kung hindi nyo talaga alam gagawin, huwag na lang kumain. At marami pang mangyayaring mga milagro sa inyong mga ministry. I promise you from my experience. Ang sabi po dito sa yellow na book, Seventh-day Adventists believe from the Ministerial Association General Conference, on this day, those who make the family's meals should prepare food for the Sabbath so that during its sacred hours, they can also rest from their labors. Yan po. So, ang hirap kontrahin kasi Bible, SOP, Adventist.org, tapos yung Ministerial Association, published, voted statements, hindi lang galing sa division, galing sa union, galing sa conference, galing sa pastor, galing sa layman, galing sa PhD. So, titimbangin po natin, sinong papaniwalaan natin? Ang solution dito ay education. Kailangan natin matutunan kung paano ginagawa para madaling sumunod. Ayan po, ang pinakamahirap, tapos na. Praise the Lord. Hindi ko lang alam kung susunod. Hindi ko naman problema yon. Hindi naman ako ang namatay sa krus. Ang kasalanan ay hindi ko problema. Problema yan ng Diyos. So, stewardship. Kaya po tayo naglalagay dun sa offering bag. Dahil ang ating mga coins, ang ating mga piso, mawawala din yan. Pag nalugi ang bangko, yung laman ng ATM nyo, hindi yun mababalik lahat sa inyo. Kaya kung gusto nyo yung gamitin, kung if you want to send your money to heaven, ibigay nyo yung pera nyo sa pangangaral. Kung sino nag-Bible study, tulungan nyo. Kung sinong walang pera, tulungan. Ganun lang ang solusyon para hindi masunog ang ating mga gamit dito sa lupa. Sabi sa Bible, the elements will burn. Itong mga laptop, masusunog yan pagdating ni Jesus Christ. Yung gitara, lahat yung kotse, yung van, yung camera, masusunog yan lahat. Kaya habang nandito pa, gamitin natin sa gawain. Amen? Pag ginamit natin sa gawain, lahat ng ininvest natin sa gawain, nandun sa langit. Naka-sticker dun sa akin likod ng van. Revelation 22:12. For behold, I come quickly, and my reward is with me, according as every man his work shall be. We are not saved by offering, but when we are saved, our offering and our tithe, nandun sa langit, napunta lahat yun. May accounting po ang langit. Lahat ng ginagawa nating kabutihan dito sa lupa, pag tinulungan nyo si Leo, sila Kuya Johnson, na walang mga trabaho. Pag tinulungan nyo sila, o kung sino man nangangaral ng righteousness, ng ebanghelyo, ng kaligtasan, lahat, sabi sa Christian service, all good deeds are immortalized. Ibig sabihin, nakalista lahat yung ginagawa natin kabutihan sa langit. At pag tayo naligtas, yung reward natin sa langit, depende kung gaano karami yung nilagay natin sa gawain. Yan po, kung kayo ay businessman, gusto niyo masigurado ang inyong pera sa langit, yun ang sabi sa Bible, yun ang sabi sa Spirit of Prophecy. The way to send your money to heaven is to help the poor and to help in evangelism. Ang Diyos ang walang kalugihan. Amen? Sa bawat 100 na binibigay ko sa Diyos, nagiging 1,000 sa mga taong naliligtas. Napakasaya na tumulong sa gawain. Opportunity ito, hindi lang ito duty, opportunity. Ayan po, ang Christian behavior, ang oras na po ay, 6 minutes na lang. Ito na lang po ang last, dahil yung iba naman, tigi-isa na lang. Christian behavior, ang pinaka nalilimutan po natin dito mga kapatid, ay itong amusement and entertainment. Nakakatukso manood ng YouTube at saka Facebook at kung ano-anong lumalabas doon. Ano ang standard ng church, ng Bible, kung ano ang ating titingnan? Sabi po dito sa Philippians 4:8, whatsoever is true, yung mga chismis, mga fake news, mga pocketbook na fiction, hindi nakasama sa true.
whatever is honest, yung mga agawan ng asawa, agawan ng kotse, grand theft auto, etc., etc., hindi na yan kasama sa kailangan natin ilagay sa ating utak. Yung just, yung pure, yung mga maikli ang damit dun sa Itbulaga at saka sa ano pa yung mga kalaban ng Holy Spirit na mga palabas. Alam niyo mga kapatid, hindi ako nahihiyang sabihin. Ha? Sabi kasi sa writing si Ellen White, ang number one na kalaban ng Holy Spirit ay ang entertainment and amusement. Kaya hindi ako nahihiyang sabihin na kalaban ng Holy Spirit yan. Yung mga ganyan. Whatsoever is pure. Kaya umiikli yung mga damit ng ating mga kabataan dahil ang pinapanood nila maiikli rin ang damit dun sa wow, yung sa mga channel, sa mga bar, sa tanghali, na nandun sa TV. Whatsoever is lovely of good report, think of these things. Sa marriage and the family, husbands, love your wife. Wives, submit. Submit to your husbands. Children, obey your parents in the Lord, but respect them always. So ibig sabihin, pag ang inuutos ay hindi ayon, respect lang. Sorry po, with due respect, I will not disobey the Sabbath. But when they are in the Lord, obey your parents in the Lord. Mabuti na lang may Bible. Si Jesus Christ ang ating High Priest. And of course, second coming, walang problema dito. Alam na natin lahat. And death and resurrection, tayo ay mabubuhay muli. Praise the Lord. Walang problema ang mamatay. Kasi mabubuhay ka naman ulit. Eh ano ngayon kung mamatay? Kaya pala yung mga martyr, kumakanta pa kahit na sila ay sinusunog. Kasi bubuhayin naman sila. Our hope is in Jesus Christ. And millennium and the end of sin. 1,000 years. Wow. Kaya walang binatbat itong ating 70 years dito. Eh ano ngayon? What does it profit a man to gain the whole world and lose his own soul? To gain 70 years of riches and fame and wealth, but you don't have 1,000 years? Parang malabo. Mas mabuti pang maghirap basta hindi nagkakasala, hindi nangingili ng Sabbath kaya, at saka mapunta sa langit kaysa maging masamang tao dahil sa pera. At maliban pa sa 1,000 years, ang New Earth. Wow! Hindi na natin ma-explain kasi napakarami talaga. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ni Sister White, nung makapunta siya sa kanyang vision sa New Earth, sa New Heaven and New Earth, ayaw na niyang bumalik. Ang sabi niya, napaka, salvation is too cheap. Heaven is too cheap. Sabi ko, bakit anong ibig sabihin ng heaven is too cheap? Ang ibig sabihin, yung sacrifice natin, yung surrender natin sa Diyos para lang makarating sa langit, napakaliit compared sa napakagandang langit. Mawawalan ka ng trabaho dahil sa Sabbath, ang liit-liit lang pala niyan kung i-compare mo sa nakita ni Sister White sa langit. So lahat ng trials dito sa mundo, lahat ng pagsubok, lahat po ng ating kahirapan, napakaliliit lang yan kahit patayin pa tayo ng ilang beses ng mga ng mga ISIS dahil sa ating pananampalatayo. Napakaliit lang yan kung i-compare sa gustong ibigay sa atin ng Diyos pagdating sa langit. Tayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, we praise you, Lord, for everything that you have told us in the Bible, in the spirit of prophecy. We praise you, Lord, for forgiving us from all our many sins. Lord, we are nothing without you. We are doomed to hell without your forgiveness. Help us, Lord, to find other people to save also. Please lead us. Please pour your Holy Spirit upon this church, Lord, so that we may become bold witnesses for the salvation of others. In Jesus' name we pray. Amen.